Makakamay, kayo ba'y niniwalang pinagpala na kayo? Okay, sa bilang kong katatlo, ito ang sasabihin niyong tatlong ulit. Thank God I am blessed. Thank God. Tatlong ulit yan, ha? Ulitin nga, tatlong ulit. Do you believe that? Isa, dalawa, tatlo. Purihin, purihin ang Panginoon. Okay, you may be seated. As I promised, we will look into the life of Abraham, the father, considered the father of our faith. Ang ama ng ating pananampalataya ay si Abraham. Natatandaan nyo, ipinagmalaki ng Panginoon kay Moses si Abraham. Ang tanungin niya, nang tanungin ni Moses ang Panginoon, anong sasabihin ko sa mga Israelita? Sabihin mo sa kanila, ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob ang may utos sa iyo. Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Hindi ba? Malaking bagay yun. Ha? At ibig kong malaman nating lahat, ha, kung ito ating sasabuhay, matutulad tayo kay Abraham. Ibig sabihin, yung pangako kay Abraham pagpapala ay darating din sa atin. Amen ba? Tayo rin ang pagpapalain. May tatanong ko sa inyo, pag nasagot niyo ito, matutulad tayo kay Abraham. Ano sa tingin niyo ang pinakamahirap na parte ng ating pananampalataya? What is the most difficult part of our faith? Ha? Sino'ng sasabing pagsunod? Sino'ng sasabing pagbibigay? Kanya-kanyang hula eh. Gusto niyo malaman? Tatawagin ang ater na ito. The last word is letter P, as in Pasay. TB Patrol. Ano sa tingin niyo ang letter T? Ha? Ito ang pinakamahirap na parte ng ating pananampalataya, ang pagtitiwala sa Diyos. Trust. Trust. We will not obey, we will not become obedient to the Word of God if we do not trust God. Kung tayo ay walang tiwala, mahirapan tayo pagdating ng mga pagsubok. Give up tayo agad. Ayaw na natin. Diba? Pero si Abraham ay may tiwala sa Diyos. Bagamat pinakamahirap ang kanyang dinaan ng pagsubok, may tiwala siyang kahit nasunugin niya ang kanyang anak, siya'y muling bubuhayin ng Diyos. Bakit? Sapagkat ang pangako ng lahi ni Abraham ay magmumula kay Isaac. Naniwala kayo? Kaya sabi, according to John 14, chapter 14, Jesus said, trust in God, trust also in me. Magtiwala kayo sa Diyos at magtiwala din kayo sa akin. Kung wala tayong tiwala sa Panginoon, hindi natin makukuhang mag-survive sa mga pagsubok na darating sa atin. Pag may tiwala tayo sa Diyos, makukuha nating kahit na sabingit tayo ng kamatayan, kahit na sinabi ng doktor, hindi ka makalalakad, hindi ka makapagsasalita, makapagsasalita ka, makalalakad ka. Sapagkat
Yung tiwala mo sa Diyos, sasalin sa iyo, magkakaroon ka rin ng tiwala sa iyong sarili. At kapag tayo ay nagtiwala sa Diyos at sa ating sarili, magagawa natin ang lahat ng bagay. Makukuha nating sumunod at makukuha nating mag-alay, makukuha nating ibigay yung dapat ibigay. Bakit? May tiwala tayo sa Diyos na anumang ating ibigay, ibabalik sa atin ang hustong takal, siksik, liglig at umaapaw. Amen ba? So, iyan ang unang mahirap na bagay ng ating pananampalataya, ang tiwala sa Diyos. Ang magtiwala. Sa sandali tayo magkaroon ng pagtitiwala, magagawa natin ang lahat ng bagay na inibig ng gawin, na ibig ng Diyos na gawin natin para sa Kanya at para sa ating kapwa. Amen ba? So, may tinanong ko kanya kanina niyan. Sabi ko, anong pinakamahirap na parte ng ating pananampalataya? Agad-agad na ang sagot nila, obedience, ang pagsunod. Ang isa naman, yung pagbibigay. At yun din ang sinagot nyo. Diba? Mahirapan tayong sumunod, mahirapan tayong magbigay, mahirapan tayong magsakripisyo kung wala tayong tiwala sa Diyos. Amen? Kaya ang sabi sa kawikaan, trust in the Lord with all your heart and do not lean unto your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will direct your path. Kaya we ka magtiwala buong puso at lubusan. Huwag kang mananangan sa iyong kaalaman o sa lakas. Sa lahat ng iyong balak, isanggunin mo sa Kanya. At lahat ng iyong lakad, itutumpak Niya. Amen ba? Purihin at ang Panginoon. Kahit wala ka ng makikita, makakapag-drive ka pa. Amen ba? Kahit 80 ka na, makakatayo ka pa. Makakapag-sermon ka pa. Nang isang oras, dalawang oras, at magdamag. Naniwala kayo doon? Gusto niyo mag-overnight ngayon? Iwanan ko kayo. The next word is letter B, as in victory. Anong ibig sabihin ng letter B? A man of faith is trusting God. A man who trusts the word of God and then is able to do what God requires. The second quality of a man of faith is he is a visionary. Nakikita niya ang kinabukasan. Nakikita niya ang gagawin ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya hindi siya natatakot. Hindi siya nangangamba. What paralyzes a man when things go wrong is fear. Ang isang taong na pipigilan at ayaw nang lumakad, ayaw nang magsalita, dahil takot. Natatakot siya. Subalit, kung makikita mo may pananampalataya sa Diyos, pakikita sa iyo ng Panginoon ang mangyayari sa iyo. Ang magagawa niya. Hindi ka magtitiwala sa magagawa mo, kundi ang magagawa ng Diyos sa iyo. Amen ba? Iyan po ang nangyari kay Abraham. Kung pinakinggan nyo ang reading niya sa Genesis chapter 22, ang sabi ng Isaac sa kanyang tatay, "Tay, sasamba tayo at maghahandog sa Diyos. Nasaan ang ating handog? Mayroon na tayong panggatong, mayroon ka ng itak. Nasaan ang ating ihahandog?"
Anong sabi ni Abraham? God will provide. Nakikita niya ang mangyayari. At isa pa, ang sinabi ni Abraham doon sa kanyang makatulong, dito na lang kayo sa puno ng bundok. Kami na lang anak ko ang aakyat. Pagkatapos, babalik kami dalawa sa inyo. Anong ibig sabihin noon? Nakikita niya na anuman ang gawin niya sa kanyang anak, muling babuhayin ng Diyos. At makakasama niyang uuwi sa kanilang tahanan. Kaninang umaga, ako po'y nagulat nang buksan ko ang radyo. Actually, ang topic is Genesis chapter 22 rin. But the topic was centered on God will provide. Ang pinagtataka ko, sapagkat madaling araw, ang tanong ko ay, ano ang mensahe ngayon? Then, the Spirit of the Lord brought me back to the testing of Abraham sa Genesis chapter 22. Ang buksan ko ang radyo, yun ang pinipliback kaninang madaling kaninang umaga. Nakinig ba kayo? Sino nakinig kaninang umaga? Kako, na topic na pala yan. Pero iba ngayon ang mensahe. Ha? It's about Abraham, the man of faith. Kaya ang tawag natin sa ating 1+1, are you a man of faith? Ang sagot natin, yes, I am. If you are a man of faith, then you have these three letters, three words. You are trusting God, may tiwala ka sa Diyos, mayroon kang vision sa mangyayari sa kinabukasan. Nakikita mo na ang gagawin ng Diyos sa buhay mo ayon sa kanyang pangako. Nasundan niyo yun? Now, nang masunod ni Abraham yung utos ng Diyos, ang pangako binitawan sa kanya, surely I will bless you. Surely I will bless you. Anong ibig sabihin ng surely? Tiyak, pagpapalain kita sapagkat sinunod mo ako, hindi mo ipinagkait yung mahalaga sa iyo. Ang kaisa-isa mong anak, hindi lang ikaw po ang hiningi ng Panginoon, kundi buong buo, yung kanyang puhunan. Ang puhunan ni Abraham ay si Isaac, puhunan ng magiging salinlahi niya sa daigdig. Kaya ang pangako ng Diyos, dahil sa ginawa mo, pagtitiwala sa akin, pagpapalain kita at pagpapalain kong lahat na salahing susunod sa iyo. Kasama tayo roon. Amen ba? So, ano yung salita? Trust. Trust. Pangalawa is vision. You should be able to see what's going to happen tomorrow. Anong gagawin ng Diyos sa buhay mo pagkaraan ng matitinding dagok sa buhay. Ngayon, maraming nawawalan. Napanood ko sa TV Patrol, yung isang inisnats na bag, riding in tandem. Kasi bakit naka-display yung bag niya sa shoulder niya? Kaya madaling halbutin. Yung isa naman, nagtitext. Naka-display yung kanyang bagong cellphone. Anong tawag doon? Ha? Bakit na nakawan sila? Samantang balitang-balita naman yan na nangyayari sa ating kapanahonan ngayon. Laganap yan, nakikita sa CCTV. Bakit? Bagong-bagong cellphone na nakaw. Anong tawag doon? Ha? Lakasan nyo. Katangahan po yan.
Don't display your wares, your important wares, in public. You are inviting temptation. Nagdi-display ka ng mga bagay na hindi dapat i-display. Keep it to yourself. Mag-ingat tayo, kaya sabi sa Biblia, watch and pray. Magbantay kayo. Ingatan nyo ang lahat ng bagay na dapat ingatan. Huwag nyo sasabi, sisisihan ng Diyos, bahala na ang Diyos. Kasama ko ang Diyos. Naalala niyo yung kwento ko sa inyo, may gustong magnakaw ng manok. Ang sabi ng magnanakaw, nakikinig naman sa diabolik sa'y, sabi niya, Lord, kailangan kong manok na i-brother Mike na yan. Takpan mo ko sa madilim. Huwag mo kong pababayaan. Noong dudukutin na yung manok ko, dumaan ang pulis. May dalang flashlight. Na-flashlightan siya. Ang sabi niya, Lord, nagpaalam naman ko sa iyo eh. Ba't mo ko nilimanagan? Sapagkat sa Panginoon, iingatan ka nga. Pero kailangan din mag-ingat ka. Amen ba? Now, the letter P, sino makakahula? Ha? Provision? Protection. Sino sasabing protection? Sino sasabing provision? A man of faith, trust God. A man of faith has vision. Is a visionary. Nalalaman niya ang mangyayari ayon sa salita ng Diyos. And letter P is ano? A man of faith is prophetic. A man of faith is a prophet by himself. Ang sasabihin niya ay mahalaga. Saan niyo masusumpungan niya sa tagpo ni Abraham? Ha? Ang sinabi niya, nang tanungin siya ni Isaac, nasaan ang ating handog? Mayroon na tayong apoy, panggatong, mayroon na tayong itak, nasaan ang ating ihandog? Anong sabi ni Abraham? God will provide. God will provide. Sinabi na ni Abraham, ang mangyayari, ang Panginoon ang magkakaloob. Hanggang ngayon, sinasabi sa bundok na yon, sa bundok ni Yahweh ay may nakalaan pagpapala sa lahat ng mananampalataya, mananalig sa Kanya. Amen ba? So tandaan nyo yan, ha? If you are a man of faith like Abraham, you will trust God. Hindi ka matatakot. Hindi ka mangangamba. If you cannot walk, start walking. Yung mga inatake ngayon, marami tayo nangyayari niyan, biglaan. So pag inatake ka, pag stroke, yung high blood, either you will be totally paralyzed, you cannot think, you cannot talk. Ngayon, kung wala kang tiwala sa Diyos, manatili ka lang sa wheelchair. Masarap pa yun ang ka-wheelchair. Masasarapan ka dyan. Pag hindi ka rin nagsalita, hindi ka na makapagsasalita forever. Kaya nanatili sila doon sa kanyang kalagayan.
Pero kung may tiwala ka sa Diyos, sasabihin mo, manggagaling sa bibig mo, ang ibig mong gawin ng Diyos sa para sa iyo. Amen ba? Taas ang kamay niyo. I shared this story several times. I will share it to you again. May nabasa kong patotoo ng isang pastor sa Amerika. Nagkaroon siyang stroke. Totally paralyzed siya. Ang sabi niya sa kanyang katulong, every morning, itong bibulong mo sa ating ako, Pastor, in Jesus' name, rise up and walk. Ibinulong sa kanya yon araw-araw, hanggang sa isang araw, nagising siya sa katotohanan. Walang mangyayari sa sinasabi ng aking katulong ayon sa aking instruction kung hindi ako babangon. Kaya isang araw, nang sabihin sa kanya ng kanyang katulong, Pastor, in Jesus' name, rise up and walk. Tumayo siya. At nagsimula siyang humakbang. And this pastor was able to fully recover his senses. Amen? Ngayon, kung ako kayo, yan ang gagawin nyo sa inyong sarili. Ha? Wala kang pera. Ha? Sasabihin mo agad-agad, dulukutin mo bulsa mo, ha? Sabihin mo, may pera tayo. May pera tayo. Amen ba? Kung wala ka pang anak, ha, kumuha ka ng uunan, ilagay yung satyan mo, sabihin mo, buntis na ako. Eh, nasusundan niya yun. So, a man of faith is trusting, has vision, it is prophetic. Sinasabi niya ang ibig niyang mangyari sa buhay niya. Kaya madalang sinasabi, aabutin ako ng 120. Gusto niyo? Sino ang ibig abutin ng 120? Sapagkat iyan ang pangako ng Diyos. Pag tayo ay nanatili sa kalingan niyan Diyos, anong pangako niya? Siya ay bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay. Sabihin nyo, mahabang buhay. At nakatitiyak na ang tatamuhin niya ay kaligtasan. Ngayon, ang tanong, huli, gusto nyong maranasan ito? Ang pangakong ito ng Panginoon kay Abraham. Gusto nyong ang pananampalataya ni Abraham ay mangyari sa atin? Sa Sabado.